Hi guys and welcome back. Dito sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang malapelikulang pagtakas ng tatlong preso sa loob ng Alcatraz. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Noong una nating video, nalaman natin kung ano ang Alcatraz. Nagkaroon din tayo ng ideya kung gaano kahirap ang pagtakas dito at nagbigay tayo ng ilang mga halimbawa ng tangkang pagtakas sa nasabing kulungan. Pero lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. At sa video natin ngayon, bakit itong tangkang pagtakas na ito ay espesyal? Bakit ito sinabihang The Great Escape of Alcatraz? At bakit maraming pelikula ang ginawa base sa kanilang pagtakas? Ano-ano nga ba ang hakbang na kanilang ginawa upang makatakas sa nasabing kulungan? Halina't alamin natin ang kwento ng mga taong tumakas sa tinaguriang inescapable prison, ang Alcatraz. Magsisimula tayo sa mga pangalan ng mga taong bumubuo sa grupo. Ito sina Frank Morris, ang magkapatid na John Anglin at Clarence Anglin. Kadalasang alam ng iba ay tatlo lang silang kabilang sa mga tumakas sa Alcatraz. Pero apat talaga ang nagplano ng tangkang pagtakas. At ang sinasabing pang-apat na kasama nila ay si Allen West. Ang pangalang Allen West ay madalas na hindi na isasama sa mga publication ng mga dyaryo noong pumutok ang balita ng kanilang pagtakas. Bakit kaya? Base sa mga ulat, si Allen West ang pinakaunang taong nag-initiate ng planong pagtakas. Naging matalik na magkaibigan si Allen at si Frank Morris noong early 1960s. Sa loob ng Alcatraz ay maraming preso ang natasan na magtrabaho sa iba't ibang mga pagawaan. Halimbawa na rito ang laundry, gardening at barbershop. At dahil sa kanilang pinaplano, may mga kagamitan silang kinakailangan sa isang partikular na lugar at para makuha ito ay kinakailangan nilang magkaroon ng koneksyon mula sa loob upang magbigay sa kanila ito. At dahil doon, nakilala nila ang magkapatid na John Anglin at Clarence Anglin. At ang dalawa na nga ang bubuo sa ating escaping team. Noong mga panahon na ito, ang kanilang mga selda ay magkakahiwalay. Nakikita-kita lamang sila pag nagkakaroon ng iba't ibang mga aktibidad sa labas tulad ng pag-eehersisyo, paglilinis at paglalaro ng outdoor sports. Ang pinakaunang nabuo nilang plano ay mag-request sa kataas-taas ang namumuno sa kanila na pagtabi-tabihin ang kanilang selda. Dumaan ang ilang araw ay napagbigyan naman nila ito. At ang unang hakbang nila sa kanilang planong pagtakas ay tagumpay. Sa loob ng kanika nilang selda ay palihim nilang binabakbak ang gilid ng air ventilation upang magkasya ang kanilang katawan. Ano ang gamit nila? Isang kutsarang metal na ginagamit din sa kanilang pagkain. Inihulma nila ito para mas maging matalim at angkop gamitin sa pagbakbak ng bato. Isipin nyo ang hirap ng unti-unting pagpapalaki ng butas ng simento nang walang ibang gamit kung hindi kutsara. Siguro naiisip nyo na, sa paggawa nito ay paano nila naitatago ang ingay na kanilang nililikha sa pagpukpok ng bato? Ang sagot ay, in the right time and in the right place. Sa lugar ng Alcatraz ay nagkakaroon sila ng tinatawag na music hour. Sa mga oras na ito, ang mga preso ay nagkakaroon ng pagkakataon para sabay-sabay na tumugtog gamit ang iba't ibang instrumento bilang recreational activity. At ang tunog naman na ito ang siyang bumabalot sa ingay na nililikha ng kanilang unti-unting pagpukpok sa mga bato. At ito pa ang nakakabilib. Upang mas mapadali nila ang kanilang pagbuta sa pader ay nakagawa sila ng improvised electric drill na gawa sa isang motor ng vacuum cleaner. Let that sink in. Vacuum cleaner, ginawang electric drill. Habang dumadaan ang mga araw, ang nasabing butas ay unti-unti naging sapat upang maipasok nila ang kanilang katawan. Nai-report din na ang butas ay itinatago nila gamit ang iba't ibang mga bagay. Halimbawa na rito ang kanilang musical instrument. Gabi-gabi kung saan mahina ang seguridad, ang butas na ginawa nila ay nagsisilbing lagusan tungo sa likod ng kanilang selda. At sa likod ng kanilang selda ang magsisilbi nilang workshop.
At dito sa likod nila kukumpunihin ang mga kinakailangan nilang kagamitan upang makatakas sa nasabing kulungan. Sa kanila ding workshop ay nakagawa sila ng improvised na periscope. Isa itong uri ng aparato na madalas ginagamit ng mga nakalubog na bagay. Isang halimbawa na rito, ang submarine. Ginagamit nila ito upang makita kung may papalapit bang gwardiya sa kanilang mga selda. At para mas hindi mapansin ng mga otoridad ang kanilang pagkawala, ay gumawa sila ng peking ulo. You heard it right. Gumawa sila ng peking ulo sa loob ng kulungan. Ginagawa nila ito upang magbukang sila lamang ay nakahimbing sa pagtulog. Inilagay nila ito sa kanilang higaan at ikinorteng hugis ng katawan ng tao. Ang nasabing dummy head ay gawa sa pinaghalong sabon, toothpaste, pinong buhangin at toilet paper. Pagagat ng dilim, sa likod sila ay nagtitipon-tipon. At dito, unti-unti nilang ginawa ang kanilang mga gagamit ng kinakailangan upang makatakas. Sa lugar din na ito ay pinagpaplanuhan nilang mabuti ang bawat hakbang na kanilang gagawin. Sa kanilang workshop ay unti-unti nilang binuo ang isa sa pinaka-importanting kailangan nila upang makatakas. Ang bagay na magsisilbi nilang bangka upang makatawid sa karagatan ng San Francisco. Aba, teka, di ba nasa kulungan sila? Paano sila makakagawa ng bangka? Well, dito sa loob, mano-mano nilang tinahi at idinikit ang ninakaw nilang 50 makakapal na kapote. At ito ay kinorte nila upang maging bangka. Gagawin nila itong parang malaking salbabida na tangan-tangan silang apat. Nakapagpuslit din sila ng spare screws at mga kahoy. At ito ang magsisilbi nilang sagwan. Magkaroon lang tayo ng ilang segundo para isipin ang katalinuhan at gaano kapulido nilang pinag-isipan ang bawat kanilang kilos. Mula sa kutsara, improvised electric drill, ang peking ulo at ang unti-unti nilang pagbuo sa kanilang bangka. At take note, lahat ng ito ay ginagawa mismo sa loob ng tinaguriang inescapable prison, ang Alcatraz. June 11, 1962, bago magmadaling araw ng kanilang tangkaing makaalis sa kanilang mga selda. At dito papasok ang nasabi ko noon kung bakit hindi na isasama sa dyaryo si Allen West. Dahil noong akmang gagamitin na niya ang butas para makatakas, ay nahirapan siyang makalabas. Sa makatuwid, siya ay naipit. At dahil nahuli na siya sa oras ng usapan, ay ang tatlo na lang ang nagpatuloy sa kanilang pagtakas. Nagsimula ang tatlong umakyat sa itaas kung saan andun ang ventilation cover. Ginamit nila ang kanilang ginawang wrench at binuksan ito. Ang mga gwardiya noon ay nakarinig ng malakas na pagbagsak na nanggagaling sa kanilang mga selda. Pero dahil wala nang sumunod na tunog ay hindi na nila ito pinansin. Sa pagtakas ay dala-dala nila ang kanilang kagamitan. Nakapunta sila sa bubong at marahang pumunta sa isa sa mga pipe at dito sila ay nagpadulas. Pagkababa ng bubong, ang kanilang susunod na kailangang lagpasan ay ang dalawang mataas na pader na gawa sa bakal. Ang tatlo ay tulong-tulong sa pagtakas. Wala silang hinayaang maiwan sa kanila. Sa bawat pagpunta ng isa sa kabilang bahagi ng pader ay siya namang tulong nito kung sino mang tao ang susunod. Makikita mo sa kanilang mga mata ang pagkadesidido na makaalis sa nasabing kulungan. One-way trip ito para sa kanila. Walang dapat magkamali at wala dapat ang kumalya. Ilang minuto ang lumipas, ang tatlo ay nakalagpas sa dalawang bakal na pader. Dumaan naman sila ngayon sa alam nilang hindi masisinagan ng spotlight sa gilid ng isla. At nang makahanap sila ng magandang lokasyon, ay dito unti-unti nilang hinipan ang kanilang bangkang gawa sa pinagtagpi-tagping mga kapote. Tandaan na ang bangkang ito ay ginawa sa loob ng presinto. At para magamit mo ito bilang malaking salbabida ay kailangan walang hangin na makalabas dito. In short, dapat ito ay airtight. Bukod sa mano-manong pagtahi, ay ginamitan lamang nila ito ng pandikit na gamit nila sa paggawa ng mga bota sa Alcatraz Industries. Inihagis nila ang kanilang bangka sa laot at isa-isa silang sumakay. Walang kasiguraduhan kung ang kanilang ginawang bangka ay tatagal sa gitna ng laot. Pero hindi ito tataguriang The Great Escape kung hindi nila naisip yun. Ang ginawa nilang diskarte dito ay sa magkabilang banda ng bangka ay nandoon ang dalawang straw. Ang dalawang straw ay kanilang walang tigil na hinihipan upang ang lumalabas na hangin ay mapalitan ng bago. Samantalang ang isa sa kanila ay nakaposisyon sa harap
na siyang nagsasagwan. At iyan ang kwentong pagtakas ng tatlong arguably tagumpay na nakatakas sa sinasabing inescapable prison, ang Alcatraz. Nabitin ka ba sa video natin? Kung interesado pa kayong malaman kung totoong tagumpay sila nakatakas, gusto niyo pa bang gumawa ako ng video tungkol dito? Ipaalam yan sa paggamit ng comment section sa ibaba. Sa ngayon, pwede kang manood ng iba pa nating video. I-click lang ang mga larawan na nakikita mo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!